No one is perfect, ika nga. Kahit nasa harap ka pa ng camera o di kaya nasa kalagitnaan ng interview, ay hindi pa rin maiiwasan na nagkakamali ng hindi sinasadya, lalo na kung mas nanaig ang emosyon ng isang tao. Kaya ang resulta ay nagiging awkward ang mga moments na ito para sa kanila. Well, yan ang ating mapapanood sa ating video ngayon. Wala muna tayong kamatay story. Ito ay content ng tamad gumawa ng script. Pero let's do this pa rin! Meron pong mga taong tinatawag ko, okay, may galit na pa lang ng Mayo. Hindi na bago sa atin na makita o marinig itong si Mike Enriquez na nabubulol habang nagbabalita sa telebisyon. Kaya lamang sa pagkakataon na ito, hindi lang ata nabulol itong si Mike pagkatapos hindi mapigilang mabanggit ang maaring kanyang tinitimpi sa mahabang panahon para sa isang babae. And that's it for my chica from home! Ako po si Adeliano, Miss Sir Mel, the Sir Mel, Sir Mike! Miss Vicky, Ivan. Oh. Hindi na kailangan ng face shield. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Ang sarap mo, Pia. Big bike, oh, big bike. Sarap paangkas, yan. Paangkas. Sa kabilang dako naman, hindi rin maiwasan ni Don na umaray kahit nasa harap ng maraming manunood pagkatapos paulit-ulit na masiko nitong si Marco. Ang kanyang alagang si Maria. Ginagawa mo? Buti na lang, hindi ito namaga. LOL! Buddy! Yan. Sinisiko mo yung Maria ko, teka. Shit! Sinisiko mo yung Maria ko, teka. Pang guest tonight! Sino po? Hindi ko rin alam. Let's okay. All welcome our guests! Yes. Sino? Huh? Pasok po. Ano to? May ta... Oh my God! Oh my God! No. Ganyan, akala ko ref. Totoo, akala ko talaga ref. Nakakaloka. Hindi, pero ipapakita ko matapang ako. Oh, sige. Upo ka lang dito, dali. Dito ka, buddy. Yan. Sinisiko mo yung Maria ko, teka. Yo. Naging controversial naman ang isang manang sa Cebu habang ito ay ini-interview tungkol sa hidwaan nito sa kanyang kapitbahay. Dahil sa kanyang walang prinong pananalita, lahat ng nakakaintindi sa kanyang pinagsasabi ay nawala ng ganang maghapunan. LOL! Ako, ginganan ko niyag burikat, ginganan pa ko niyag bahog bilak, kaya niom-om ko na siya sa utin sa kumbana, bahog ko nagbilak. Ya, ako kumbana, dili ko naganahan mo tupad na ako, kaya nanimaho na kuno kong bilak. Yang ako pong anak, kawatan. Iingon pag sa pag-istorya, iya ko naming ipapusil, ipapatay ko naming kaminduha. Munang nabuhat sa kong anak, nadunggaban siya sa luyo. Pero nagmahay may may anak. Kay luoy man purga isa na ang kami pinahimutangan. Pero nagisakita na ko siyang ibuhat. Nya nakitaan pag ina ko siya sa banwa, pagkakita na ko sa banwa, hindagan siya. Yung wapas siya dautan, binuhatan sa kumbana, dili siya mudagan. O nya niingon pag sa pagsulti, pagtsupa ko niya na sa utin sa kumbana, baho ko nung duga. Baho ko nung kong bilak, ingon sa bayot. Ma'am, dugay na mo nga kanang. Kisakitan ko siyang ibuhat na ko. Ma'am, dugay na mong kaaway ani niya. Pag upa, niingon siya pagsulti na ko, na ako ko nung, pagtsupa ko niya sa utin sa kumbana. Because? Nabaho ko nung kong bilak. Ako ko nung dili ko nung ganahan ako mutupad, kaya nanimaho na ko nung ko. O niya, kawatan pa dyan ko nung akong anak. Ya, iya ko nung kong ipapatay, iya ko nung kong ipapusil sa mga tao. Ma'am, tinuod ma'am na ikaw ay nagsubo si mong anak. Pagutan ang akong anak. Nahagip din ang kamera ang ilang mga babae na ito habang pinagmamasdan ang mga mababatong parte ng lalaki na mahilig sa mga sports. Napaka-awkward naman kasi ng kanilang reaksyon na ginawa. Wari pinapakita ng mga ito na gusto nilang mapukol nito. Victory and well-earned victory mean to you at this very, very moment. I was crying on stage. I've been crying off stage. I don't want to cry again. But oh my God! It's been a long road. Ups and downs.
Barry with Joe Vogley. All these guys have been a phenomenal. Alan Donnelly, a phenomenal. Alan Donnelly. Aiba na yun. You know, Robin Chang, they've been amazing, supporting me in taking this 18 months off. Because to be honest, you know. Boy! Oh, no, 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 no. Lol. Isa pang awkward na nangyari ay itong kay Kuya Kim habang nagbibigay ng kaalaman tungkol sa isang isla. Kaya lamang nang banggitin nito ang pangalan ng isla ay nakarelate ata itong si Kuya Kim. Sa makatuwid, marami talagang nalalaman itong si Kuya Kim. Ito isang usok na binugan ng bulkan. Maliit na isla lang ang lumutang na may lawak na 200 meters. Hindi pa pinapangalanan ang bagong isla dahil maaring lumubog pa ito. Pero kung tatagal ito, ay magiging bahagi ng Tokyo kahit 1,000 kilometro ang layo sa lungsod. Hindi ito ang unang bagong isla na nabuo ngayong taon. Kung naalala ninyo, nitong Setyembre, may lumutang din na bagong isla sa Pakistan dulot ng malakas na lindol na tinawag na Salsala Ko. Walang nakatira sa islang ito sa Pakistan dahil nagbubuga po ito ng flammable gas. Ito si Kabayan talaga, pinapatawa mo ko. Okay. Yep. Lagi po natin iisipin ang mag-aral na maigi upang buhay ay bumuti. Natawag niya sa akbay mo. O nauso na naman yung akbay mo. Yan ang akbay ng host na umakbay sa isang babaeng may birthday at hahalikan pa niya sa pisngi. At yan ang ating mga nakalap na mga nakakatawa at awkward moments sa harap ng kamera o telebisyon. Huwag kalimutan mga kamata na mag-iwan ng like kung nagustuhan nyo ang video na ito. This is Leonmata, hanggang dito na lang. Salamat!